Magandang evening po. Magandang evening. Ngayong pong araw na ito ng... Teka, anong araw na ba? Anong araw na ba ngayon? October 2, Wednesday na ho tayo ngayon. Haba kasi ng araw namin eh. Kumusta na ho kayo mga kaserbisyo ha? Samahan po ninyo kaming muli hanggang alas 9 po tayo ngayong gabi. Ako po si Daddy Johnson. Ay sa mga nanonood po dyan ng mga online palabas. Maapektuhan kaya tayo nito? Halimbawa yung iyong Netflix. Yung iba pang pinapanoorin ninyo, yung pinakikinggan ninyo, halimbawa yung Spotify. Ay dahil po pirmado na ng Pangulo yung batas para ho sa pagbubuwi sa mga foreign digital services. Ang dami po niyan. Kabilang po dyan yung overseas-based na e-commerce firms at yung popular na streaming platform gaya po ng Netflix, ay mga nanonood po ng HBO, pati na rin yung Disney Channel. Mamaya may makakausap po tayo mula mismo sa Bureau of Internal Revenue. Ano ba magiging epekto po niyan sa ating mga consumer kung sakasakali, kung meron man? Sabagay, narinig ko yata sa balita kanina eh kung yung mga kumpanyang yan ay dapat eh naka-incorporate na dun sa binabayaran ng kalilang mga consumer. Pero malalaman natin mamaya ang specifics po ng batas po na yan sa pamamagitan po ng Bureau of Internal Revenue ha. Pero sali ho kayo, dyan iikot ng ating kwentuhan ngayong gabi. Hanggang alas 9 po tayo, padala po kayo na inyong mga entry ha. Wala pong tax ang pagpapadala ng entry. Basta kayo may load, may wifi, pwede. Sali ho kayo, Teleradyo Serbisyo Viber number natin, 0919-278-3000. Pwede rin ho kayo magkomento sa ating YouTube channel. Hanapin lamang po ninyo ang Teleradyo Serbisyo or sa aking ex-handle na Johnson Manabat. Naisabatas na nga ho ang pagpapaton ng 12% na value-added tax para sa mga foreign digital services. Anong say po ninyo dyan, mga kaserbisyo? Sa tingin po ninyo eh, bagay mamaya magkakaroon tayo ng mas mahabang paliwanagan ha? Asan na si Ibed? Magkakaroon tayo ng paliwanagan mula sa Bureau of Internal Revenue ha? 0919-278-3000, pero sa oras po muna nating 8:06, narito ho ang mga balita. Mga kwentong hatid ng nagbabalitang daddy, Johnson Manaba. Johnson, ikwento mo! Sa oras nating 8:06, narito ho mga balitang dapat ninyong malaman ngayong gabi. Siyam sa 12 senatorial bet ni Pangulong Bongbong Marcos pasok sa Magic 12 sa Pulse Asia Survey. Bagay, maaga pa naman ano. Pero minsan magbabago ho yan, lalo't papalapit ng papalapit ang halalan. Siyam sa 12 tatakbong senador sa line-up ng administrasyon ng posibleng manalo sa halalan kung ito po'y gagawin ngayon. Sa pinakabagong Pulse Asia Survey, nanguna sa listahan ang magkapatid na Tulfo kung saan nakakuha ng 61% si AcSIS Partyless Representative Erwin Tulfo, habang halos 50% naman ang nakuha ni Ben Tulfo. Sinundan po ito ni na dating Senate President Tito Soto at Senator Pia Cayetano na nasa ikatlo't ikaapat na pwesto. Kumumpleto naman sa Magic 12 si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kanyang kaalyadong si Senator Bongo, Makati Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, dating Senator Panfilo Lacson at Manny Pacquiao, gayon din sina Senator Amy Marcos at Ronald De La Rosa. Ligo namang pumasok sa Magic 12 ng survey sina Las Piñas Representative Camille Villar, Senator Francis Tolentino at Interior Secretary Benhur Abalos. Samantala, utang ng Pilipinas bumaba sa 15.5 trillion pesos noong Agosto. Bahagya pong bumaba ang utang ng Pilipinas nitong Agosto dahil sa paglakas ng halaga ng piso. Sa datos ng Bureau of Treasury, nabawasan ng 140 billion pesos. Ang pambansang utang ng Pilipinas na ngayon ay nasa 15.5 trillion pesos. Nakatulong din umano rito ang pagbabayad ng utang sa labas ng bansa
na bumaba na sa 178 billion pesos. Samantala, tumaas naman sa 38 billion pesos ang domestic debt ng Pilipinas. Sinabi ng ekonomista dating Finance Secretary na si Gary Teves na nakababahala pa rin ang laki ng utang ng Pilipinas para sa mga investor maging sa mga economic manager, pero kaya pa rin anya itong pangasiwaan. Sabihin ho'y manageable pa raw. Samantala, maagang pagpapatupad ng gun ban sa halalan, pinag-aaralan ng PNP. Pinag-aaralan po ng Philippine National Police ang mas maagang pagpapatupad ng gun ban kasabay ng pag-arakada ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, magpupulong sa susunod na linggo ang komiteng nangangasiwa sa pagpapatupad ng gun ban. Kung ipatutupad ito bago ang simula ng election period sa Enero. Target din po ng PNP na mas paigtingin pa ang kampanya kontra sa loose firearms. Sinabi po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sa ngayon, ipinauubayan na ng poll body sa PNP ang desisyon ukol dito. Samantala, National Food Authority tiwala na makalilikom na higit 555 million pesos mula sa pagbebenta ng bigas. Tiwala po ang NFA na makalilikom na higit 550 million pesos mula sa pagtaas ng benta ng bigas sa DSWD at iba pang relief agencies. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na siya ring chairman ng NFA Council na makatutulong ang pagbebenta ng 38 pesos mula sa 25 pesos na bigas sa DSWD upang madagdagan ang pondo ng ahensya para sa pagbili ng mas maraming palay mula sa mga magsasaka. Noong 2023, nagtala ang NFA ng net loss na 6.19 billion pesos habang isinasagawa nito ang mandato na makabuo ng 9-day buffer stock na 300,000 metric tons ng bigas. Samantala, inanunsyo po naman ni Laurel ang temporary ban sa pag-i-import ng poultry products mula sa France kasunod ng avian influenza mula sa naturang bansa. Samantala, sabi ng DMW, shelter facility para sa mga Pinoy sa Lebanon, dinagdagan pa. Maingat kayo mga kapamilya natin, mga kaservisyo pong nandyan sa Lebanon ha. Nagbukas po ng tatlong shelter facility pa ang pamahalaan sa Beirut, Lebanon, para sa mga Pilipinong walang matuluyan at gusto nang umuwi ng bansa dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, may 111 OFW ngayon sa Migrant Workers Office sa Beirut na naghihintay ng repatriation. Malaking hamon anya ngayon ang paglikas sa mga Pilipino dahil walang flights papunta at paalis ng Lebanon. Gayun din ang pag-aasikaso sa exit permit at clearance ng mga documented at undocumented na mga Pilipino roon. Naka-standby na anya ang Migrant Workers Office sa mga bansa sa Middle East para tumulong at magpadala ng dagdag na tao sa Lebanon sakaling kailanganin ng dagdag na puwersa para sa mga OFW. Dilino po naman ni Yusik Olalia na walang Pilipinong nasaktan sa Lebanon, gayon din sa Israel, matapos magpakawala ng missiles ang Iran. Samantalang sabi ng NDRRMC, isang nawawala, walo ang sugatan dahil sa Bagyong Hulyan. Isa po ang nawawala habang walo ang nasugatan sa Northern Luzon dahil sa paghagupit ng Bagyong Hulyan. Sa ulat ng NDRRMC, nawala ang 38 anyos na lalaki sa barangay Cabcaburao sa San Juan, Abra, matapos na matangay umano ng alon sa Tinig River. Sa Basco, Batanes, naitala naman ang 8 individual na nasugatan. Ayon sa NDRRMC, nasa mahigit 43,000 pamilya o katumbas ng halos 150,000 individual ang apektado sa Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera. Sa naturang bilang, higit 600 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center, sabang higit 900 pamilya ang nakikituloy muna sa kanilang mga kamag-anak. At yan hong ilang mga balitang dapat po ninyong malaman ngayon pong araw na ito ng Wednesday,
ay sa kabubukas lamang ng Kalilang Radyo. Hasali kayo sa ating talakayan. Padala po kayo na inyong mga entry ha. Ngayon pong naisabatas na ang pagpapataw ng 12% na value-added tax para sa mga foreign digital services. Halimbawa po dyan ang Netflix, HBO, Disney Channel at iba pa. Baka kayong mga nakasubscribe po dyan. Malalaman natin mamaya sa Bureau of Internal Revenue ang detalye. Kakausap po natin mamaya ang kanilang commissioner. Kaya sali ho kayo ha, padala ninyo mga entries sa Talaradyo Servicio Viber number 0919-278-3000. Ay mamaya meron din tayong makakausap na police mula naman sa Nueva Ecija. Yung bang hazing? Ay, hindi na natapos-tapos yung hazing-hazing na yan ano. Talaradyo Servicio Viber number natin 0919-278-3000 at sa ating YouTube channel na Talaradyo Servicio pwede rin sa X handle na Johnson Manabat. Ay, kumusta sa inyong mga locality, sa mga COMELEC offices po ninyo, sa inyong mga bayan-bayan? Nag-file na ba ng kandidatura yung pambato nyo? O medyo naghihintay pa ng swerte hanggang 8? Oo, baka nagpapa-feng shui pa, no? Alam mo, ikaw swerte 8. File ka sa A8 para swerte. Sigurado panalo. Igalingan nyo ha, wag puro yung kwan lang, wag puro yung pa-smile-smile lang. Dapat may sincerity ba? Mararamdaman ng ano yun eh, lalo kung ang butante ay nag-o-observe, nakikiramdam ng totoo. Pagka ang kandidato'y kumamay, ngumiti. Alam mo kung sino yung totoong ngiti at sino yung ngiti-ngitian lang eh. Bagay meron din yata ano yun, the art of smiling. Para bang nakangiti siya, hindi natural pero parang natural. Naaaral sigurong lahat ngayon eh, no? Ay, pakiramdaman po ninyo ha, magtanong-tanong sa mga mas nakaaalam. Sino bang dapat ho nating ibotong pare-pareho sa 2025 midterm elections para hindi naman sayang ang boto? Naku, sa lokal na pamahalaan na lamang eh. Kung kayo makakaboto ng sablay, paano yun? Di pagtsatsagaan nating pare-pareho ng 3 taon. Ikalaway, pasusweldohin pa natin yun. Bukod pa yung kukurakutin nun. Eh, di ba ang sakit sa dibdib? Pumili po tayo ng tamang pare-pareho. Oras po natin! 8:16, sandali lang at babalik pa ho kami. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo! Magbabalik po kami. Johnson, ikwento mo! Daddy Johnson, ano pong bago? Ako ito nak, bagong-bago, mainit-init pa mula ho sa Malacanang. Kaya lang hindi natin alam kung ito ba ay magiging favorable sa mga consumer. Definitely kikita ang gobyerno. Dahil syempre merong additional na 12% VAT para ho sa mga foreign digital services gaya po ng Netflix, ng HBO at ng Disney. Ay batingin ko lang pala yung ating suking na kasakay doon sa taxi ngayon na manong driver. Naku, ingatan niyo po yung pasahero niyo at napakalaki pong mag-tip niyan. Si Kapusong Mark Makalalad ay nakamonitor po sa atin yung sinasakyang taxi. Ingat po kayo sa biyahe. Pero sa oras po nating 8:19, alamin po natin ang detalye mismo ng Republic Act number 112023 na nagpapataw po ng 12% na value-added tax sa digital services. Ayan man daw ho ay may tanggapan o opisina sa Pilipinas or wala. Alamin nga po natin mula mismo kay Commissioner Attorney Romeo Lumagi ng Bureau of Internal Revenue. Commissioner, magandang evening po sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo Servicio. Kumusta po kayo, Commissioner? Thank you sa pagsagot sa tawag. Opo, magandang gabi po sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Opo. Una, Commissioner, kailan magiging effective itong batas po na ito? Magiging epektibo po siya, ipapublish lang po yan, magkakaroon po ng 15 days, tapos meron po tayong 90 days para gawin yung implementing rules at pagkatapos na effective ng implementing rules natin, meron po tayong 120 days para ma-fully implement po itong batas po na to dahil marami pa rin pong gagawing pagbabago sa mga systems at yung mga requirements na i-require po natin dito sa mga foreign digital service providers. Opo, siguro Commissioner, tatanungin na rin namin, mga magkano ba ine-expect po ninyo nakikitain ng gobyerno sa revenue pong makukuha mula dyan sa batas po na yan, 12%?
Opo. In the next 5 years, ano, ang tinitingnan, ang nakikita natin base sa mga pag-aaral ay nasa mga 100 billion ang malilikom natin na collection dito. Opo. Meron ho ba, Commissioner, na specific na paglalaanan yung makukulekt ng WIS mula po dyan? Yung meron, according dun sa batas, naglaan po ng 5% para po sa creative industry, para po yan na makatulong po sa ating mga kababayan na involved dito sa creative industry. Opo. Pero ang sabi ho nung ilan, hindi ho kaya ma-discourage yung mga kumpanya pong nagbibigay ng digital services na baka naman, alam mo yun, mag-alisan yung iba sa atin, hindi tayo bigyan ng kanilang serbisyo, pero definitely, kikita at kikita ang gobyerno. Tama po. Hindi po madi-discourage dahil actually kung tutuusin, huli na po tayo sa mundo, no, sa pagpataw nitong value-added tax sa mga foreign digital service providers. Ma-settled na po yan sa international community na yung kapag merong isang kumpanya na nagkumikita sa ibang bansa, ay kasakop po talaga yan ng VAT at nandun po yung taxability niyan. As long as yung inyong services ay consumed dun sa bansa na yun, lahat po ng kita dun sa bansa na yun ay papatawan po ng VAT dito po sa atin. So hindi po yan bago sa mga international at foreign digital service providers, dahil kahit saan pong bansa sila mag-operate, ganyan na po ang nagiging patakaran. Dahil kumikita sila dun sa mga bansa kung saan nagsusubscribe yung mga citizens ng bansa na yon, ay pinapatawan sila ng buwis din dun. So as far as they're concerned, familiar na po sila dyan at alam na po nila yan. Commissioner, bakit daw 12% yung naging peg nung VAT na ipapataw po sa kanilang serbisyo? Yan po ang VAT rate po natin kasi ang isang pakay po ng batas po na yan ay to level the playing field. Ika nga, pantay-pantay ang magiging trato kasi kung ngayon po sa current setup ay ang mga local service providers, digital service providers, nagbabayad po ng 12% VAT at nandyan po kasi sa batas yan na meron po tayong pinapataw na 12% VAT sa mga service providers. Ngayon, para pantay din po yung foreign na digital service providers, ay 12% din po ang ipapataw po sa kanila. Opo. And gano'n po naman tayo kasiguro, Commissioner, nakakayanin po ng BIR na kolektahan sila ng WIS, kaya may opisi naman sila physically sa Pilipinas or wala? Opo, yan ang isang challenge, pero binigyan po tayo ng authority ng batas na mag-implement po nito, na isang consequence po niyan, pag hindi kayo sumunod sa patakaran namin, ay may authority po tayo na i-block o yung harangin ang kanilang platform at yung kanilang website kung ano man ang kung saan naman sila nagbibigay ng serbisyo. Pwede po natin yan i-block at matitigil po sila. Opo. Siguro ang tanong po dito ng mga nakikinig at nanonood po sa atin bilang mga consumer, magkakaroon ba yan, Commissioner, ng epekto po sa aming binabayaran dun sa service provider? Hindi po natin masabi ng tiyak yan, ano. Una-una, I think hindi naman dapat tayo mangamba kung magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Kasi una-una, gaya ng nasabi ko kanina, alam na po yan ng mga foreign digital service providers na kinakailangan silang magbayad ng WIS dito sa atin. So kung anuman yung presyo na binigay nila, dapat alam nila na simula pa lang ay mapapatawan sila dapat ng WIS. Dahil ganoon naman na yung ginagawa din sa mga ibang bansa kung saan din sila may presence, kumbaga, at nag-o-offer ng kanilang mga serbisyo. So familiar na sila dyan. So pwedeng hindi rin talaga magtaas ng presyo. Ngayon, kung magtataas din naman sila ng presyo, tinitingnan natin na hindi naman ganun kalaki ang magiging dagdag na presyo niyan. Baka siguro konting adjustment lang. Dahil gusto rin naman nila na ma-retain yung kanilang amount dyan para naman hindi sila mawalan din ng mga subscribers. Opo, Commissioner, tama naman yung binanggit nyo na sanay po yung mga kumpanya na yan, mga foreign digital firms po na yan, na binubuwisan talaga sila sa ibang bansa. Ang sa amin lang po nasanay sila from the very start na hindi sila binubuwisan ng 12% sa Pilipinas. At ngayon, dahil may batas na, bubuwisan po sila, hindi kaya ipapasa lang nila yan sa kanila mga consumer? Pwede pong mangyari yan actually. Pero ang sa tingin ko po, dahil nga nung nagpresuhan na po sila dyan,
siguro naman po na-incorporate na nila yan sa simula pa lang. Pero kung, again, kung magtataas sila ng presyo dyan, siguro hindi naman natin nakikita na kung 12% ang pinataw natin na buwis ay 12% din ang ipapataw din nila. Ayun. Ay, kaya lang, wala tayong garantya kung ipapasa nga po nila sa atin o hindi. Wala ho bang specific na nakalagay po doon sa batas na yung 12% na yan ay kayo ang papasan at hindi po pwedeng ipasa sa mga subscribers or consumer ninyo? Wala bang ganun? Or pwede bang ilagay wala sa IRR po yon? Wala pong nakalagay na ganun sa batas dahil ito po ay value-added tax at hindi po natin na pwedeng ilagay sa regulations din po natin. Pero sa nakikita naman po natin, I don't think na magiging ganun ka-substantial yung magiging increase nito kung sakali mo magtataas sila ng presyo. Oh. Pero baka pwedeng ilagay sa implementing rules and regulation, Commissioner? Titingnan po natin kung ano pong magagawa po natin pagdating sa bagay. Continuous naman din ng ating dialogo sa mga sikat dito na mga foreign digital service providers. Opo, siguro para ho yung kaalaman ng ating mga nanonood at nakikinig, ano ba ang saklaw pag sinabi po nating foreign digital service providers? Sino-sino po silang sakop? Kasi ang nababanggit lang po dito halimbawa yung mga kilalang gaya po ng Netflix, HBO and Disney. Ano pa po yung iba? Halimbawa po yung transaction ng isang consumer. Halimbawa sa money transfer, yun ba yung saklaw nung batas po na ito o hindi? Yung mga service fee, so baka hindi po yan kasali dahil saklaw po yan under ng BSP. So yung mga financial at saka yung sa education po, hindi po kasali po yan. As long as yung educational content na pinapadala through online, yung mga educational materials na yan, ay dumadaan. May regulations po tayong issue dan para masigurado na saklaw po talaga siya na nakakatulong sa education sector. Oh, kung halimbawa po, okay, bibili ako ng information online, yun po bang pagbibilhan ko ay kasama ba sa mapapatawan ng 12% VAT? Kasama po kung hindi po siya matuturing na pasok dun sa educational material. Alright. Sige, Commissioner, baka may mensahe po kaya sa mga nag-aalala po nating consumer dahil pagka po VAT ang pinag-uusapan, alam nyo na, masikip na ang sinturon ng marami po sa atin, baka ito'y dumagdag pa sa pasanin ng maraming consumer. Opo, sa ating mga kababayan po, this law, itong batas po na to ay dapat tinitingnan po natin na welcome development po dahil unang-una makakatulong po to sa mga local na negosyante natin na kapareho ng sitwasyon dito sa mga foreign digital suppliers dahil sila po ay nagbabayad ng buwis at yung mga foreign digital service providers ay hindi. Kaya dapat po matuwa po tayo dyan na yung mga foreign digital suppliers na nagnenegosyo dito, kumikita sila dito ay finally mabubuwisan sila at magko-contribute sila dito sa pagkalap natin ng pondo para sa gobyerno. Yung pondong yan, malaki-laki po yan at makakatulong po sa mga infrastructure project at saka sa mga social welfare services. Babalik po sa inyo po yan in terms of paglago ng ekonomiya. Ngayon, pagdating naman po sa presyo, tingin ko po hindi po dapat tayo mangamba dyan dahil una-una pwedeng hindi naman po yan magresulta ng pagtaas ng presyo. Pero kung magre-resulta yan ng pagtaas ng presyo, hindi naman po siguro yan ganon kalaki ang magiging pagtaas niyan. Pero yung pakinabang po ng ating mamamayan dito at ating bansa ay malaking-malaki po ang matutulong po nito dahil lalaki po ang koleksyon po natin. Alright. Commissioner, maraming salamat sa pagsagot po sa tawag namin at sa paglalaan po ng oras sa amin. Ha? Mag-iingat po kayo and good night. Good night po. Maraming salamat din po sa pagkakataong may paliwanag po ang bagong batas na ito. Thank you. Si Attorney Romeo Lumagi, siya po ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Daddy, sino siya? Commissioner, anak, Commissioner. Ganun kasing buwis-buwis ang pinag-uusapan eh, na para bang, ha? Siyempre, baka naman idadagdag lang sa atin yun. Negosyante po yung mga yan eh. Alangan ba eh, papatawang kami ng buwis eh, kakarguhin lang namin ng sa amin lang. Iba ganun sa simpleng pagninegosyo eh, kahit naman yung mga truckers halimbawa, pagka tumataas ang binabayaran po nilang buwis, kanino ba ipinapasa? Eh, di sa mga end user, sa end consumer, tayo po yun. Kaya tayo ang papasan. Although kung titingnan po ninyo, baka nga naman maliit lang. Pero para sa isang taong ang budget eh hindi naman ho ganong kalakihan, okay, sasabihin po nung ilan eh,
Eh, nakapag-subscribe nga kayo sa Netflix, ibig sabihin ni may pera kayo. Hindi ho lahat. Baka iba'y pinipilit lang din talaga. Pero sige, hintayin po namin na inyong mga entry ha. Ay, sa batas na ho yung pagpapatanong 12% na value-added tax para sa mga foreign digital services na yan. Apektado ka ba? Ano bang say ho ninyo? Ikwento nga po ninyo. Tala Radyo Servisyo Viber number 0919-278-3000. Pwede rin humagkomento sa ating YouTube channel at Tala Radyo Servisyo or sa aking ex-handle na Johnson Manabat. Mamaya babasahin po natin yang isa-isa at makakausap po natin mamaya rin. Hihingi po tayo ng update dun sa nangyaring hazing dyan sa Jaen, San Nueva Ecija. Wala ho sa kanilang pulis. Ang pulis po ng Jaen. Oras muna natin! Sa mga nasa biyaheng nato traffic ha, ingat po kayo, 8:31 na ng gabi. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo! Magbabalik po kami. Sabay-sabay isigaw! Johnson, ikwento mo! Kumusta ho kayo mga kaserbisyo? Nariyan pa ba ho kayo? Talagang hindi pa rin nagbabago yung diskarte na ilang mga politiko tuwing filing ng COC, no? Mahalata mo kung sino yung may pera at kung sino yung wala eh. Siyempre, pagka may pera-pera, ang daming hakot niyan. Hindi, ang daming supporters. Pero siyempre, aminin po natin at hindi. Pupunta bang lahat yan kung para sa wala? Init-init eh. Diba, may pabanda pa, no? Pero pagka yung ibang mga walang-wala namang pera, walang ikang budget para sa malakihang kandidatura, makita mo kasama, dadalawa, tatatlo. Bagay, ganun ho talaga eh. Nasa sa atin po yan. Babalik ho tayo dun sa basic na kung sino man ho ang nananalo sa bawat election po natin, eh tayo ho may kasalanan po noon. Pagkasablay, kasalanan po yon. Pagka ika nga ay very good ang naiyo po natin sa pwesto, hindi very good din ho tayo mga butante. Ibig sabihin, matalino ang butanteng nakapaghahalal ng matatalinong mga politiko. Hindi nasisilaw sa halaga ng pera. Anong 3K yan? Anong 5K yan? Sa amin eh, 10,000 ang bigayan? Paano yan? Hindi tatapatan ng kabilang kandidato. Pag naupo ngayon, may nagkwento lang naman ng 10. Hindi ko alam kung totoo. Catherine kayo, aba, galante, no? Sigurado naman babawiin at babawiin yan. Ang lagay ba eh, kumbaga sa negosyante, namumuhunan eh. Lagay walang tubo pagka na-close yung deal. Siyempre, meron at meron. Ay, sa kabubukas lamang po ng kanilang radyo ha. Kwento po kayo sa ating Tala Radyo Servisyo Viber number. Bagay, baka iba hindi naman din nag-Netflix na ano. Hindi naman din nag-HBO na. Bagay, iba may mga YouTube pa rin naman siguro, ano. Sali ho kaya sa ating kwentuhan. Dahil sa batas na ho ang pagpapataw ng 12% na VAT para sa mga foreign digital services, anong say po ninyo mga kaserbisyo, kayo ba'y kabilang sa mga posibleng maapektuhan po niyan? Bagamat sabi po ng BAR kanina, kung magkakaroon man ng increase, ay baka napakaliit lang. Kaya lang yung sagot eh, sabi baka eh, no? Hindi rin natin pwedeng panghawakan pa sa ngayon. Mamaya hintayin po namin ninyo mga entry ha, pero sa oras po muna nating ang oras! Ang oras, 8:37 na. Alamin muna natin ang mga balitang hatid na ating mga kaserbisyo. Department of Health, pinag-iingat daw po ang publiko sa minor Priato magmatic activity ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto po sa kalusugan. Detalye ng balitang yan mula sa ating kaserbisyong si Trisha Lindo. Trisha, ikwento mo. Johnson, ilan sa mga paalala ng ahensya ay ang pananatili sa loob ng bahay hanggat maaari, pag-iwas sa pagbubukas ng pintuan at bintana, pagsusuot ng medical mask bilang pantakip sa ilong at bibig, paghahanda rin ng emergency bag na may sapat na supply ng gamot para sa may hika at allergy. Bilang pangangalaga naman sa mga mata, pinapayuhan na magsuot ng safety goggles nang maprotektahan ang mata mula sa aspol, pagsusuot ng salamin kaysa sa contact lens, at kung may nararamdaman umano na pagkairita sa mata, ay huwag itong kamutin o kuskusin.
Bukod rito ay nagbigay rin ng paalalang DOH patungkol sa paghahanda ng ligtas na pagkain. Nananatili sa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal na ibig sabihin ay hindi pa rin normal ang kondisyon nito at hindi dapat ikapagtag. Pinag-iingat ng DOH maski na ng DOST FIVO ang mga nasa permanent danger zone ng Taal at sa huling tala ng FILVO ngayong araw nasa average na 2,532 na tonelada kada araw ng sulfur oxide ang inilabas ng Bulkang Taal. Kaservisyo mo, Trista Lindo, para sa Telerado Servisyo at Radyo sa East 30. Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo! Kaservisyo! Live! Report! Ganon? Johnson, ikwento mo! Sa oras muna nating 8:39, meron ho tayo makakausap mula sa Nueva Ecija. Ang kanilang Public Information Officer, ang Chief ng PIO ng Nueva Ecija Police Office. Nasa linya ho natin si Police Captain Noemi Gogotano. Captain, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradio Servisyo. Kumusta ho kayo mga taga Nueva Ecija? Yes sir, magandang gabi po. Ganun din po sa mga tagapanginig po. Magandang gabi po. Opo, pakibalitaan naman kami. Ano bang latest dun sa 18 years old na kababayan nating taga Nueva Ecija na namatay daw po sa hazing? Yes sir, ang bagong update po dito ay na-file na po kanina yung case laban po dun sa anin na natukoy na person of interest dun po sa incident. Kasama po dito yung tatlong alias na ibinigay po nung lumitaw po na witness kanina. Opo, pero na-filean pa lamang ng kaso, wala pa ho tayong kahit sinumang individual na arrested or nasa custody ng PNP? Wala sir, at large po lahat. Pero kayo ho ba sa monitoring ng Nueva Ecija Police, kahit papaano meron kayong information sa whereabouts ng mga yan? Based po dun sa yung mga operatives po natin, nagsa-surveillance po sila dun po sa mga bahay po ng mga person of interest po natin. Yung lima po dun sa anim na natukoy ay wala na po sila dun sa residence sila. Pero yung isa po na kasama po dun sa na-file ng case, siya po yung lumitaw kanina dun sa HN Police Station para magbigay ng kanyang statement. Opo. Natukoy na ho ba, Captain Noemi, yung naging dahilan bakit ho umabot sa pagkamatay noon hong grade 11 student ang paghazing po sa kanya? Yes sir, base po dun sa autopsy na ginawa po sa kanya noong September 29 ng alas 11 po ng gabi. Opo. Lumabas po dun sa autopsy na ang naging cause of death po niya ay hemorrhagic shock. Secondary to blunt traumatic injury doon po sa right and left thigh po ng bata. Ibig sabihin sa pagkapalo ho ba yun nang galing? Yun po yung lumalabas based po doon sa conclusion ng autopsy. Base din po doon sa nag-autopsy po doon sa bata, binuksan din po yung puso ng bata para makita kung meron po bang diferensya yung puso niya, kung meron po ba siyang sakit sa puso. Opo. Nakita po doon ng autopsy na wala pong problema yung puso ng bata. Mm-hmm. So kung meron na pong anim na identified, meron pa ho bang ibang siguro mga jandos na posibleng kasabwat din or kasama ng grupo nung isinagawa po yung hazing na hindi lamang po na-identify pa sa ngayon? Yes sir, patuloy pa rin po na inaalam kung sino pa po yung mga kasama po dito sa nangyaring final hazing. Bukas po ng umaga ay magkakaroon po kami ng SITG para mapag-usapan pang mabuti kung paano pa yung mga pwede nating ihandang mga dokumento para kung mapalutang pa natin kung sino pa yung mga dapat na managot po sa nangyari sa biktima. Gaya po kaninang hapon, yun pong investigador po ng HN ay nagpunta po sa LGU HN para ma-certify nila kung yun po bang fraternity ay accredited po dun sa accredited po siya sa civil service organization dun po sa lugar. So na base po sa binigay po na certification ng LGUHN, hindi daw po sila accredited. Hindi po accredited yung nasabing fraternity. Opo, sa lugar sila.
Tama ho ba yung lumalabas sa mga balita na ang Tau Gamma Phi Fraternity yung grupong sinalihan itong biktima? Opo. Opo, anong klase po na fraternity po sila? Kumbaga eh saan po sila naka-base ba? Karamihan ko sa mga fraternity na naririnig po natin ay nasa eskwelahan. Based po din sa ano po, based po din sa pag-imbestiga po ng IOC natin. Tinignan na po nila sa LTUHN kung ito po ba ay accredited ng kanilang community. Mm-hmm. Lumabas po na wala po, hindi po sila accredited. So, sa eskwelahan naman po, yun po yung aalamin pa po mm-hmm. ng investigador natin. Kukuha po sila ng certification kung yun po bang fraternity is accredited po siya dun po sa eskwelahan kung saan po nag-aaral yung bata. Opo. Tapos Captain Noemi, di ho ba't sabi ho eh, may liability rin kung saan po isinagawa yung hazing. Yun ho bang mimiari nung lugar kung saan isinagawa yung hazing ay nakipag-ugnayan na po sa inyo? Yes sir, yun pong sinasabi na may-ari ng bahay ay yun po yung pumunta po sa HN Police Station para ibigay yung kanyang panig. Pero base po dun sa legal natin na advice din po ng legal natin sa NEPO na may liability pa rin po siya doon sa nangyaring hazing dahil based po dun sa statement po ng witness na based din po sa statement po nung yung tatlo na nagpunta po sa kanya 1 week before po nung hazing ay nagpapaalam na po sa kanya kung pwede po bang gamitin yung lugar na yon para doon po sila mag-contact ng initiation rites o yung hazing. Opo. Saan lugar nga ho, Captain, sa isinagawa ano yung hazing? Sa ano po, San Anton, San Leonardo. I mean, ano po siya? Bahay na may garahe or bakuran? Paano po bang exeda po doon? Base po doon sa pagkaka... tanong ko po dun sa investigator na nandun po mismo sa lugar na pinuntahan yung lugar, ay dun po sa gilid ng bahay ng may-ari na kung saan po medyo malayo po ng konti dun sa bahay niya. Kasi po yung sinasabing lugar po nun is masukal po siya. Mm-hmm. Masukal na mapuno. Opo. Pero yung sinasabing mimi-ari po ng bahay na yon kung saan sinagawa yung hazing, ano pong kaugnayan niya doon sa mga miyembro na nagsagawa ng hazing? Bali po itong may-ari, isa rin po siya sa miyembro ng fraternity. Ay, bali ipinagamit niya doon sa kanyang mga kabrad, yun hong lugar niya para doon magkaroon ng initiation rites. Allegedly po na pumayag po siya. Pero base po doon sa binibigay po niya statement kanina sa HN, hindi to po niya ito pinayagan at may sinasabi po siya na 2 taon na daw po siyang inactive dun sa fraternity nila. Mm-hmm. Sabagay, depensa na lamang po niya yun. So yun hong tao opo, po opo. Na yun na nagmimiari ng bahay kung saan isinagawa yung hazing, ano pong turing sa kanya ng PNP ngayon? Siya po ba'y under custody or papano? Ay, turing na po sa kasama pa rin po sa 6 po na na-file ng case. Pero siya po ay nasa kustodiya ng HN Police? I know, sir. Dahil po natapos na po yung reglementary period ng kaso, hindi na po natin sa pwedeng arestuhin. Hihintayin na lang po natin kung maglalabas po ng warrant of arrest. Mm-mm. Saka na lang po sa aarestuhin ng kapulisan po ng HN. Alright. Captain Noemi Gogotano, maraming salamat po sa oras ninyo ha. Magandang gabi po at mag-iingat po kayo mga taga Nueva Ecija. Yes sir, maraming salamat din po at magandang gabi po. Thank you. Ang chief po ng Public Information Office ng Nueva Ecija Provincial Police Office, si Captain Noemi Gogotano. May mga magulang ha. Paulit-ulit ang paalaala sa bata. Siyempre nga naman, pagka ang bata ay lumabas na sa kanyang bahay, kahit ba kung minsan ay nasasabihan, may mga pagkakataong nakakalimot ang bata. Siyempre, ang kasama niya yung barkada, kasama ay yung eskwela. Ka-eskwela, ay malamang siyempre naiimpluwensyahan yung pag-iisip po ng bata. Pero sabi nga ho nung ilan, kung maganda po ang foundation ng bata sa bahay, matatag yung bata paglabas ng kanyang tahanan, kahit anong ika nga'y pambubuyo.
na ilang miyembro ng fraternity na sumapi po sa kanila kahit alam po niya kung anong posibleng sasapitin niya. Iba naman din magtatakay, no? Sa brotherhood, bakit ba kailangang may sakitan pa ng ganun? Ang dami nang namatay pero paulit-ulit pa rin nangyayari. Di ba po pwedeng brotherhood na lamang nang walang nasasaktan? Siyempre, meron silang sariling paliwanag na hindi maintindihan ng mga miyembro nila. Kaya lang, kahit anong paliwanag po natin sa pamilya po ng namatayan, paano natin maibabalik yung buhay ng namatay? Kahit maghapon tayo magpaliwanagan, kahit pa ipaliwanag natin sa nanay, sa tatay nung namatay, kung anong dahilan ng kanyang, ng inyong brotherhood, ay wala. Hanggang paliwanagan lang po tayo at iiyak lang ng maghapon yung kaanak nung namatayan. Kahit diligan nyo pa ng luha, hindi mabubuhay ang patay. Oras natin, 8:49. Sandali lang, babalik po kami ha. Meron na mga nagpadala ng kanila mga entry ha. Oras, 8:49 sa guli po. Tuloy lang ang kwentuhan. Huwag bibitiw. Johnson, ikwento mo. Magbabo. Maganda na kaya ang lagay ng panahon ng ating mga kaserbisyo dyan sa Batanes, Cagayan at iba pang mga probinsyang dinaanan ng Bagyong Julian. Alamin nga po natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Tito Benison Estareha ng Pag-asa. Tito Benny! Teleradyo Serbisyo Weather Update. Tito Benny, magiging maulan pa ba bukas? Wala na bang Bagyong Julian? Tito Benny. Po, yes po, hello. Tito Johnson, good evening po. Opo, wala nang Julian. Opo. So far po, nasa labas pa rin ng FAR itong si Typhoon Julian. At posible pa rin pumasok po ng ating area of responsibility bukas po ng umaga dito sa may parting western part of Taiwan. So inaasahan po na mananatili sa may Taiwan, sa may bulubundok yung parte po itong si Bagyong Julian. At inaasahang hihina ito hanggang sa maging posibleng low pressure area na lamang po pagsapit po ng Sabado. Gayunpaman, makakaasa pa rin po ng maulap na kalangitan at mga paulan ang hilagang bahagi ng ating bansa. And within the next 12 hours, mataas pa rin ang chance dito sa may Batanes and Babuyan Islands. May mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms din na mararanasan dito pa sa natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera Region at maging sa may Central Luzon. Nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, bahagi ng Babuyan Islands at hilagang bahagi po ng Ilocos Norte. Kaya meron pa rin mga pagbugso ng hangin. At ang Metro Manila, katulad pa rin po na weather conditions ang may experience as today. At gayon din sa natitirang bahagi pa ng Luzon, Visayas and Mindanao, fair weather conditions na sinasamahan ng mainit na tanghali at pagsapit ng hapon at gabi ay mataas ang chance lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Ngayon muna, latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo. Tito Benny, isa lang, tama ba? Si Julian ay outside na ng Philippine Area of Responsibility pero may chance ang babalik pa ulit? Tama po. Abay, pagka lumabas, wala nang balikan. Well, different case kasi itong Bagyong Julian, parang gusto niya atang mamasal pa sa bansa. Pero sa seriously speaking, Tito Benny, pag, di ba, nakalabas na ng PAR, di ibig sabihin na hindi na natin siya bagyo, pag pumasok, panibagong bagyo ba yun o paano? Hindi po, siya pa rin naman yun, so Julian pa rin naman po siya. Okay. Sabihin mo, huwag nang bumalik ha. Maraming salamat, Tito Benison. Salamat din po. Thank you, Benison Estareha ng Pag-asa. Teleradyo Serbisyo Weather Update. At sa oras po nating 6 na minuto na lang, mag-aalas 9 na. Anong opinion mo? Anong opinion mo? Kaserbisyo. Ikwento mo. Oh, ito na ang kwento na ating mga suking kaserbisyo ha, mula po sa Viber na 0919-278-3000. Una sa pila ngayong gabi si Tita Dulce, Daddy Johnson. Baka naman ipatong po sa mga consumer yung tax increase na yan. Naku, wag naman lahat ng user ay apektado. Baka humagbayad na kami sa panonood namin ng teleradyo. Hindi naman siguro. Hindi naman masakit ano? Hindi naman din siguro. Kaya lang yung salitang siguro, ibig sabihin hindi sigurado. Alalaman po natin sa mga susunod na panahon. Si Elsie Balion Florentin, happy hump day, Daddy Johnson. Well, revenue din po yan para ho sa atin. Kaso lang, baka humagtaas naman ng subscription fee ang mga online streaming platforms na yan. Affected din tayo mga subscribers na as if tayo po ang nagbabayad ng tax nila. Si Tita Lina ho, sabi po niya, magandang evening po, Daddy Johnson and Cute Inyaki, happy Wednesday.
Sagot ko daw sa tanong niya, sa tanong natin. Hindi po ako apektado dyan dahil nakatutok lang lagi ako sa DWPM Radio sa Istrenta, Teleradio Servisyo. Ayun, thank you. Ilang sigurado sa radio, walang increase, walang bayad. Basta may kuryente kayo o ang transistor radio nyo may baterya, lagay nyo lang sa 630 kHz. Kahit mula umaga hanggang gabi kayong makinig, walang bayad. Kontento na dito. Salamat po from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ay, speaking of Bulacan ha, teka't baka makalimutan ko nga pala. Magandang gabi ho at pinababati lang ng aking nag-iisang Tita Mir. Tita Mir na. Ay, mga taga San Miguel Bulacan ha, may nagbe-birthday po dyan sa inyo. Magbe-birthday pala. Happy, happy birthday in advance. Abay, 80 anyos na pala sa darating na Friday ha. Happy 80th birthday kay Tatay Casio Bilay ng Tartaro San Miguel Bulacan. Sa Biyernes po yan, October 5. Pagbati mula sa iyong pinakamamahal na anak na si Marichu Bilay Bautista. Ay, mga taga Tartaro Bulacan, birthday sa Biyernes ng Tatay Casio Bilay. Happy birthday in advance. Si Nona Damian, sabi po niya, Daddy Johnson, ikwento niyo ni Iñaki. Abay, kung makabubuti po sa economy ng bansang pagbubuwi sa mga foreign movies, ay di go, pero sana hindi ho maging source of corruption na naman. Matsala, sabi po yan ni Tita Nona Damian. Si Orlan Icaro Johnson, sigurado yan ipapasa sa mga subscribers. Business is business unless it is specifically indicated in the IRR that upon implementation, hindi ito pwedeng ipass on sa mga subscribers. Si Renald Galase, para mga bagong pangalan na welcome po kayo ha sa Teleradio Servisyo sa Johnson Ikwento Mo. Sabi po niya, good evening Sir Johnson, maganda sana po na sa Magna Carta for Seafarers muna. Kung may mga seafarers ba na pabor at hindi ho pabor sa pagpasa nito, itong issue muna bago itong VAT na batas na yan para daw ho fair. Siguro ano to, seafarer no. Ingat kayo sa biyahe po ha, thank you. Si Mario Festin, mukhang mahirap pong implement yun ha. Yung VAT kung nasa abroad yung company, paanong masisingil ng government yung collections at paanong malalaman kung tama para hong talagang tataas ang babayaran ng mga consumer. Si Alfredo Ulido, good evening Sir Johnson, pabor po ako na patawan ng VAT ng foreign digital services. Dagdag kita din ito ng ating gobyerno na maaring makatulong sa mahalagang mga proyekto. Si Rochelle Zulueta, sabi niya, naku po, sana nga po'y may pakinabang tayong balik sa batas na yan. Wala naman tayong magagawa at batas na nga. Dagdag kayo tayo nito, sabi po yan ni Rochelle. Sa ex po naman, sabi ng suki nating si Bev H. ng Canada, Daddy J, kwento mo. Actually, taxes of any kind is usual and ordinary na lang included in every services, products and goods dito sa kanila raho sa Canada. Only fresh meat and produce lang ang walang tax namin. Kaya nga ho, cheaper cost of living including pleasure sa Philippines comparative daw po sa iba. Oo nga. Si Kaboshka, maraming salamat po sa mga mensahe po ninyo ha. Thank you din kay Arceli Lazaro, pati na rin kay Julius Bangalando and kay Romeo Diang, pati kay Jeffrey Hona. Parang bago si Jeffrey. Jeffrey ha, maraming salamat sa pag-message po ninyo. O paano? Ay, alas 9 na eh. Muli maraming salamat sa inyong pagsama po sa amin ha sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Sana nga hindi tayo maapektuhan ng mga tax na po yan. Kung isipin po ninyo sa ibang bansa, mas malalaki ang tax na binabayaran pero hindi reklamador ang mga residente po nila. Bakit? Dahil nararamdaman po nila yung bawat sentimo na ibinabayad po nila sa pamamagitan ng buwis. Ay dito ho sa atin, kayo na sumagot. Alas 9 na eh. Ako po si Daddy Johnson, muli maraming salamat. Bukas po ulit ha. Susunod na Showbiz Sidelines kasama sina Papa Owl Pass and Mama Jai Ho. Ang tapat na nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Bye, see you tomorrow. Mga kwentong hatid ng nagpa... Huwag pahuli sa Balita Talakayan, subscribe na sa Teleradio Servisyo YouTube channel.